Magandang gabi po, Brother Mon and Sister Karim. Magandang gabi po sa inyo lahat. At sa lahat ng nakikinig sa inyo at nanonood, magandang gabi po. Good evening, Pastor. Ang gandang lalaki niyo pala sa opo. Sa monitor. Ayan, diba? Sabi nga po ng misis ko. Sabi ng nanay niyo, ha? Opo. Ang nagpagandang lalaki talaga sa akin itong t-shirt na to. Wow! Kaya ako gumwapo eh dahil sa t-shirt na to. Papasala. Basta may jacket pang kasama yan. Ah, gano'n. Ayos. Huwag ka maingay. Magsiselo si Pastor Sado at si Pastor James. Ano, lahat ng mga pastor. Pastor James. Lahat ng mga pastor meron talaga yan. At saka yung nasa Pilipinas. Oh. Ayan. Lahat ng mga pastor, promise meron yan. Oh. Yeah. Ang ganda daw ng boses niya, Pastor. Salamat po. Praise the Lord. Kamusta ba, Pastor? Ano bang ating... heads up na itong linggong tarating na ito. Ito po, bukod sa gwapo pa rin. Yeah. Ay, given na yan, Pastor, wala natin magagawa doon. Given na talaga yan. Eh, no? Itong linggong to, excited na tayo dahil papasok na naman yung Lenten season. At alam niyo naman po na Super Bowl to sa mga pastor itong Easter Sunday. Yeah, kabisihan yan. Opo, kabisihan to. At lalo na ngayon, maraming tao ang nakakaranas ng hopelessness and nakakaranas ng restlessness. So, napakaganda pong pagkakataon para mas may pakilala ang ating Panginoon sa maraming tao. Amen. Amen. Pastor, if you don't mind, I forgot your last name. Opo. Gomez po, kapatid ko po si Richard. Ay, nakapatay na naman tayo. Ang pangalan ko po ay Jeffrey Padre Guiwa. Padre Guiwa. Jeffrey Padre Guiwa. Isulat mo na. Oo nga, isusulat na natin. Kasi mas nauna pa naming nalaman yung full name ni Pastora Christine. Eh. Next time, pakantahin nyo. Magandang boses. Oo nga daw eh. Oo. Actually, Pastor, nakaset na yan. Inimbita ko na siya pero hindi pa lang niya alam. Hindi niya pa alam. Malamang ngayon, alam niya na. Pastor, nakikita niyo din ba kami? Opo, nakikita ko po kung gaano kakaganda. Ayos na ayos na nito. Dito ba? Oh, ayan. Camera one. Grabe naman, Pastor, na-conscious tuloy ako. Ayan, sabi ni Mami Ludette, pwede rin po kayong maging announcer parang si Ray Langit. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, Pastor, yung laki ng boses niya. Oh, Pastor, very nice. Very nice voice. Ay siya, paumpisay na si Pastor nang makarami Pastor. Na tayo. Take it away, Pastor. Opo, meron po akong isi-share sa inyo na screen. Hindi ko po alam kung makikita niyo po ito, pero tingnan po, subukan natin. Ayan, nakikita niyo po ba? Yeah, very clear, Pastor. Very clear. Opo. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Ramon and Sister Karim, lalong-lalo na sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayong gabi. Pagpalain kayo ng Panginoon. At pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pagpapahinga sa presensya ng Panginoon. Kung meron kang katabi ngayon, sabihin mo sa kanya, uy, mamahinga ka naman sa presensya ng Panginoon. Sa Ingles, rest in His presence. Ayan. Mayroon po akong tanong. No? Are you always in a hurry? Uneasy about the way things are going? Are you trying to control every little detail of your life? Are you tired and stressed? Lalo na ngayon, no? Sa pandemic at COVID-19 na to. Have you ever considered rest? Or sa Tagalog, magpahinga naman. Alam niyo, isang napakagandang ebidensya or an evidence of intimacy with God is rest. You are able to rest in the presence of God. When you know that God is with you, you are able to rest. Alam niyo, lahat ng problema, inevitable yan eh. But worries are optional. Pwede mong piliin. Ikaw'y mangangamba. In Matthew 11, verses 28 to 30, Jesus clues us in on how to rest in His presence. Sa ating pong wika, napakagandang banggitin. Ano? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan.
pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa wikang Ingles, ang sabi po dito, He said, no, ang Panginoon po natin na nagsasalita, Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Subukan po kaya nating isa-isahin yung mga phrases, no, sa pag-aaralan nating verses ngayon. Una, sabi dito, come to me. Paano niya ba iniimbita tayo ng come to me? Sa Kapampangan po, sikat ito eh, Mekeni Toditz, eh, para pong nagsasabi na isang lalaking umiibig sa kanya minamahal. No? Parang si Brother Karim na kakakasal lang noong February 14, eh, sinasabi niya sa kanyang misis na very much attracted with romance, desire, love, and passion. Come to me, mahal. No? Ganon din po ang ating Panginoon. In fact, mas mataas na level pa yung pag-aanyaya niya sa atin na lumapit ka. No? Jesus is giving us an invitation to everyone, hindi lamang sa piling mga tao. He wants all people to pair up with Him and He promises them rest. But then no one would partner with someone they do not know. Siyempre, obviously po, eh kung ikaw nga po ay sasali o sasama sa isang party, ang una mong hahanapin yung kakilala mo dahil doon may kumpiyansa ka. Ganun din po, wala pong makipag-partner kung hindi mo siya kilala. This is why in Matthew 11:27, Jesus establishes who He is and why we should trust Him. Naalala ko po si John F. Kennedy Jr. na mahilig maglaro doon sa kanyang resolute desk ng kanyang ama. Alam nyo, kilala naman natin ang presidente o tinatawag na POTUS or President of the United States. Kung hindi man siya ang pinakamakapangyarihan, isa siya sa pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo. At pag sinabi ng presidente walang papasok sa Oval Office, walang makakapasok. Except sa kanyang anak. Anytime gusto niyang pumasok, maglaro, manggulo, hahayaan siya ng kanyang ama. Dahil sabi ng kanyang ama, come to me, mahal kita. Meron kang passes, kumbaga. Alam nyo, the desk in the photo was the Resolute Desk, ang tawag dyan. It was actually a gift from Queen Victoria to President Rutherford Hayes. And it was built from pieces of a salvaged Arctic discovery vessel. Now, with a few exceptions, it has been used in the Oval Office by every president, including si Obama. So kung tutuusin, pag binenta niyo po ito sa eBay, mahal to. No, napaka-fragile, napaka-ganda, napaka-mahal, napaka-historical. Pero ginagawa lang laruan ng isang bata na anak ni John F. Kennedy, si Junior. Pero hinahayaan lang siya ng kanyang ama. Bakit? Kasi sabi ng tatay niya, alika dito, mahal kita eh. Malakas ka sa akin. In fact, ganyan ang tingin sa iyo ng Diyos sa langit. Malakas ka sa kanya. Anak ka niya eh. Kahit na kung sino pang anghel ay pag sinabi niya bawal pumunta kung nasaan siya, ikaw sinasabi niya, come to me, lumapit ka. Sabi po sa salita natin, Matthew 11:27, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakilala sa ama kung hindi ang anak. At ang mga pinili ng anak na papahayagan niya. Sa English po, ang sabi, All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Ang ibig sabihin po, here we see Jesus disclosing the kind of authority He has and His exclusive relationship with the Father. Sinasabi niya, sagot kita, meron tayong connection. Meron tayong connection. Meron akong connection sa Diyos Amahan. May connection ka sa akin bilang anak. So sabi niya, come to me. No? Sumunod pong phrase, no? Sabi natin, sabi ni Jesus, come to me. Ang sumunod po, sino po yung tinatawag niya?
all who are weary and heavy laden. Sa Tagalog po, tinatawag niya lahat ng nabibigatan, nalulungkot, nagwo-worry, no? Nakasibangot, nahihirapan sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, halika. Alam niyo, if you are humble enough to admit that you need God because you are exhausted and burdened, then you are invited to come to Jesus. Right? Alam niyo, ito lang yung key. Humility, no? God can only start when you're finished. Kaya humility is the key. Ang hinahanapan niya sa iyo ay kababaang loob. Actually, humility is different from humiliation. Hindi yun ang punto ng Panginoon, nahihiyain ka. God's intention is for you to be humbled, not to be humiliated. In fact, sabi ni C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Alam niyo, running away from problems or from relationships will not solve the problem. Eh, may biro nga, sabi, if running away from problems count as exercising, malamang sexy na ako eh. Or sexy na tayong lahat, di ba? The good news is you don't have to bear them by yourself. You can come and accept Jesus' invitation, right? Sabi natin, come to me, sino, all who are weary and heavy laden. At ano yung ibibigay ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Alam niyo, rest is not, kumbaga, the absence of work, no? Rest is not in the absence of work. But it is in the presence of God, no? Parang si Brother Ramon, pogi, presence of God inside, di ba? Eh, kapahingahan yun kapag ka meron kang presensya ng Panginoon. The distinguishing mark of God's people is God's presence in their life. Kung gusto mong makilala ka bilang anak ng Diyos, no, ito yung distinguishing factor. Sabi sa Exodus 33:16, How will it be known that I and your people have found favor with you unless you go with us? And I and your people will be distinguished by this from all the other people on the face of the earth. Sa Tagalog po, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, eh paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Yan, mga Israelites yan, nagsasabi sa Panginoon. No, God's people respond to problems differently as they practice the presence of God. Intimacy with God results to restedness. No, kung gusto mong mamahinga, kailangan mo magkaroon ng intimacy with God. Sabi natin dito, take my yoke upon you. Sabi ng Panginoon, kunin mo ng aking pamatok. Take my yoke upon you. When we respond to Jesus, now when we respond accordingly to Jesus' invitation, He becomes the senior partner and us the junior partner, right? When we are yoked to Him, we are God's co-workers. No? Inaanyayahan ka niya bilang maging partner, hindi bilang maging empleyado, hindi bilang maging slave. No? Alam niyo, sabi dito, take my yoke upon you and learn from me. Hindi lang sinasabi niya na kunin mo ang aking pamatok, kundi matuto ka sa akin. Learn from me. When we take the yoke of Christ, we walk beside Him and learn from Him. As we walk with Jesus under His yoke, He will teach us and guide us. In fact, si Jesus Himself knows how to disciple. Siya nga ang nagpauso ng discipleship na dapat yun ang ginagawa natin bilang simbahan. Hindi kung ano-anong event ang pinagkakaabalahan natin. Dapat, ang sabi ng Panginoon, make disciples of all nations. Sabi dito, for I am gentle. Now, sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in spirit. I am gentle and humble in heart. Jesus then describes Himself as someone who has a gentle and a humble heart. Sabi nga eh, the gentler you become, no,
the more Christ-like you become. Alam niyo, He wants us to trust in His character and to get to know Him even more. Sabi natin, sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yeah. Makakahanap po tayo ng kapayapaan para sa ating mga kaluluwa. Sabi sa Psalm 62:1, my soul finds rest in God alone. We are promised true peace in every area of our life, at home, in our career or profession, in our ministry, because God is intimately involved in our life and cares for us. In Christ, rest is a certainty, right? At sa ating huling, no, sentence doon sa verses na to, for my yoke is easy and my burden is light. Ang aking pamatok ay madali lamang. Ang bigat na mararanasan mo ay napakagaang. God's yoke is easy and light because it is just right. It is perfectly fitted for us by the perfect God. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kung hanggang saan ka. Hindi ka niya bibigyan ng hindi mo kaya. In the Bible, there was a man who allowed God to be his senior partner. Ito po ay isa sa pinakapaborito ko na Bible character, si Haring David. Ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. No? From his humble shepherd boy beginnings, David understood that when God has a plan for you, no one can overrule it. David rested in God. He trusted God's plans and waited for them to come into fruition rather than forcing himself in it. Except yung kaso niya kay Bathsheba. David did his part, but he didn't try to control people or manipulate events in order to get his way because he was secure in God. Again, except yung kaso niya kay Bathsheba. This is before the Bathsheba case. No, he's the man after God's own heart. And even nagkasala siya kay Bathsheba at sa Panginoon, nandun yung puso niya na bumalik at humingi ng tawad. Alam mo, you have a destiny like David. Alam niyo sa kwento sa 1 Samuel 16:1-13, inanoint ni Samuel sa David, and itong verses na to pinakita, ng istorya na to pinakita, how God orchestrated sa buhay ni David. Parang no, pinakita niya na he's the potter talaga and David was the clay. No, David was made with a purpose. Kasi tingnan niyo, sabi sa verse 21, David came to Saul and entered his service. Nakita niya yung humility ng puso kasi siya na yung susunod na hari. Pwede naman siyang pumunta doon sa palasyo ni Saul na, Saul, pwede ka na magbalot-balot, ako na yung susunod. Pwede ka nang umalis. In fact, Saul liked him very much and David became one of his armor bearers. Tingnan natin ano nangyari sa timeline sa buhay ni David. Nagsimula siyang shepherd boy. Napaka-humble. He was anointed by Samuel. Even though he was anointed to be the next king of Israel, he served King Saul. Then he killed Goliath. He became a famous warrior. He was hunted by Saul because of envy. And then he became king of Israel. Alam nyo, during his reign at yung reign ni Solomon, ang tawag doon, golden years ng Israel. Kasi prosperous, tahimik, as in, takot lahat ng bansa sa Israel. But then, nag-fall siya ng sin. No? He became an adulterer. But he repented and he became renewed. He knew, no, how to rest in the presence of God. In everything and all the time, maganda, pangit na nangyari sa buhay ni David, he always put his trust in God. May tanong po ako sa inyo yung gabi. As I end, are you stressed and tired? Maaring sa mga pangyayari sa mga COVID-19, pandemic, walang trabaho, may sakit. Alam niyo yun, ang daming problema, relationship problem. Somebody broke your heart. I don't know. Perhaps it is time to rest and trust in God as David did. Sabi nga,
Be renewed today. Sunugin mo na yung mga nakalipas. Humingi ka ng tawad. Sabi ng Panginoon, come to me. No? Come rest in my presence. Not tomorrow. Starting today. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Kami po ay from Los Angeles, First Filipino Church of the Nazarene. Inaanyahan po namin kayo na magsimba tuwing alas 9 ng umaga tuwing Linggo sa 3rd and Vermont sa Los Angeles. Magandang gabi po. Thank you, Pastor Jeff. Thank you, Pastor Jeff. Pastor Jeff, meron ba kayong, di ba naka-online kayo ng every Sunday? Yeah, opo. Meron po, meron po. Ayan. Ayan. Baka pwede nyo silang anayahan doon sa inyong sa Pilipinas po. Channel ba? Kasi yes. Minsan, ako katulad ko, kung iba-ibang mga pastor din yung aking ano, gustong maririnig para maiba naman yung flavor ng sasabihin ng Panginoon. Kaya baka nais mo namang imbitahin yung ating mga viewer dito na sa inyong channel o yung inyong broadcast diyan sa Church of the Nazarene. Yeah, nasa Facebook. Opo, meron po kaming Facebook page. Ang tawag po ay LA First Filipino Church of the Nazarene. Mm-hmm. Under construction po, meron po kaming i-launch na lafilnaz.org or bago naming website. Most probably, baka this month or next month. Meron po kaming YouTube channel, ang tawag LA Filipino Nazarene. Lahat po ng teaching namin nandun. At meron po kaming Instagram at saka Facebook at LA Filnaz. Wow, dami pala, Pastor. Opo. So, marami silang choices. Opo, millennial na po tayo eh. Old school ang dating ko eh. Sabi ganun. At sabi nung ibang viewers, Pastor, sabi, thank you, Pastor Jeff, for sharing the Word of God. Well explained. It's truly encouraging to know that we can rest in the presence of the Lord. Si Lala Carmina yan. Si Lala Carmina sa Pilipinas. Yan, sabi naman ni Tina, kailangan lang natin lumapit at isuko lahat kay Lord. Patatagin ang paniniwala at relasyon sa kanya bilang anak. Yes. Uh-huh. Ayan, and the rest, nag-i-amen sila sa inyong mga sinasabi, Pastor, including us, Pastor. Sabi ni Christina De Castro from Canada, thank you, Pastor Jeffrey, for a very inspiring message. Sabi nga ng Psalm 62:5, yes, my soul find rest in God, my hope comes from Him. Amen. 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 At sabi naman ni Bing Pasca, when we trust God, the future always holds hope. O, di ba, Pastor? Amen. Ayan, ang tag-amen sila Pastor Franz Bo ng Quezon. Ayan po. Napakaganda, Pastor. Tama nga, well explained. At saka detail lahat, ha? Yes, Pastor. Alam mo, Pastor, first time sa iRadio po, hindi, no offense sa mga ibang pastor na nandito, no? Lahat sila magagaling. Yeah. First time ko lang nakita na hindi nag-decline yung view ng pagka-pastor na nagsasalita. Ano, ito, kayo lang, Pastor Jeff, ang pagka first time na hindi nag-decline yung viewing namin. Kasi pagka verse na ang pinag-uusapan, yung iba umaalis na eh. Kasi lahat na, marami na dito. Oh. Kasi Pastor, pag aalis sila, sasabihin namin, ang aalis ay pangit! Eh lahat na ngayon magaganda na sila. Oh. So the following, siguro bukas mas marami na naman yan. Yeah. Si Pastor Sunny nandyan bukas. So lahat na nanonood na dito sa iRadio ay maganda at pogi. Oh, tulad ng, alam mo Pastor Jeff, yung boses mo talagang lahat. Yes. Nai-in love sa boses mo. Wow, naku, nandyan si Mrs. Oh. Oh. Praise napakaganda po, Pastor. Please continue to include us in your prayers, yes, sa inyong prayer time po, Pastor. Mm-hmm. At next time, ibibigay ko sa inyo yung list ng lahat ng pinag-pray namin dito para isasama niyo po sa prayer niyo. Opo, si kasi Pastor... Si Pastor Christine po ang ating pastor na nakatoka sa every Saturday. Meron po tayong prayer breakfast. Lahat po ng request, kilala man namin o hindi, pinapanalangin namin. Dahil alam namin, anak po ng Diyos yan eh. So, ibibigay ko po sa inyo lahat. Opo, ibigay niyo lang po. Itong this coming Sunday, we won't be there but the following Sunday. Oh yes, you're always welcome po. Okay po, Pastor. Alright. Salamat po, Pastor. At, marami pong salamat. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Mm-hmm. Ganda daw talaga ng boses nyo. Mukhang nadala sa boses, Pastor. Kaya hindi nag-alisan.
Na-bless sila sa message nyo. And of course, sa lahat ng mga pastors na nag-share dito, everyone were blessed. And we are much blessed also, Pastor. Thank you po. Apo, pwede ko po ba kayong ipanalangin? Of course, Pastor. Pastor, yung hinihintay ko. At sa lahat-lahat, isama nyo na po lahat-lahat ng may mga may sakit, may karamdaman. But ibibigay ko po sa inyo listahan. Promise po yan. I-PM mo na lang sa kanya. I-PM ko po sa inyo. Opo. Manalangin po tayo. Unang-una, kung ikaw ay nakikinig ngayon o nanonood, inaanyayahan kita na sabi ng Panginoon, come to me and I will give you rest. So, wag mo nang palagpasin yung pagkakataon na to. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan kita na sumunod ka sa aking panalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin upang kami ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kapahingahan sa presensya ninyo. Panginoon, pagod na ako. Marami po akong problema. Marami po akong pagkakasala na nagawa ko. Maaring naisip ko, nasabi ko, or nagawa ko mismo. Ako po'y nahihiya sa inyo at buong humility, babang loob, Panginoon, humingi po ako ng tawad sa inyo. Pagkalinisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. At tinatanggap ko po ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, dinadalangin ko lahat ng nanonood, nakikinig. Ganun din po si Brother Ramon at Sister Karim na pagpalain niyo po silang lahat sa kanilang, sa lahat po ng areas ng buhay nila. Hipuin niyo po sila, i-reveal niyo po yung sarili niyo sa lahat ng mga tao na nandito. Sa lahat po na nalulungkot, lahat po na may sakit, lahat po na nangailangan ng comfort. May you be the comforter of these people, Lord God, for they are your children. Paramdam niyo po kung gano'n niyo sila minamahal. Salamat po sa programa na ito. Malaya po kami nakapagpahayag na salita ninyo. At salamat po sa oportunidad na makapagministeryo at makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ito po ay ang aming samot-saring dalangin. In Jesus' name, amen. Amen. Wow. Touch naman ako sa inyo, Pastor. Kompleto, Ricardo. May PowerPoint pa siya. Yeah. Ganda pa ng mic niya. Pastor, palit na tayo ng mic. Ayan. Okay, alright. Po. Pastor, kita-kita tayo uli. Opo, kita-kits po. God bless po. Good evening po. Thank you and good night, Pastor. Good night. God bless you. Bye-bye. God bless.